Magandang hapon, ito na nga yung latest sa ating binabantayan na si Typhoon Carding ngayong araw ng Lunes, September 26, 2022. Ito nga si Carding ay huli nating namataan na nasa may 425 kilometers silangan ng Dagupan City, Pangasinan na may pinakamalakas na hangin na 140 kilometers per hour at bugso na abot na 170 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw sa direksyon na kanluran na may bilis na 30 kilometers per hour. At ito naman, may binabantayan tayo isa pang bagyo, si Tropical Storm Kulap, at kanina nga alas 4 ng hapon, huli natin siyang namataan na nasa 2,270 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na may pinakamalakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na abot ng 80 kilometers per hour. Siya naman ay gumagalaw ng north-northwest sa may bilis na 20 kilometers per hour. Etong si Tropical Storm Kulap ay mababa ang tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong gabi, dito sa may Palawan, inaasahan natin ang southwest monsoon na maapektuhan ang western section ng southern Luzon pati na rin ang Visayas. At dahil nga dito sa southwest monsoon, aasahan ng Palawan ang monsoon rains. Samantala dito naman sa Metro Manila, ilang bahagi ng central at southern Luzon, asahan natin ang maulap na kalangitan na may kilat-kilat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorm naman po tayo. Ito naman po yung track nitong si Typhoon Carding, at lumabas na nga po siya na ating landmass kaninang madaling araw. And then, ito mapapansin natin itong pulang bilog na to, ito po yung may mga malalakas na hangin na maaabot ng 89 kilometers per hour o higit pa. And then, itong orange naman, ito yung mga malalakas na hangin na may 39 kilometers per hour or higher. Sa ngayon naman, with regards to heavy rainfall in the next 24 hours, sinaasahan natin ng occasional to monsoon rains dito sa may western section ng Central Luzon, Southern Luzon, pati na rin sa Visayas. At dahil papalayo na nga itong si Carding, wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang parte na ating bansa. Pero dito naman sa ating sea condition, asahan po natin na ang katamtaman hanggang sa maalo na karagatan dito sa may kadlurang seaboard ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayang mga pumapalaot. At ngayon naman, para naman sa track, inaasahan natin na itong si Carding ay maaari na siyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility tonight. Para naman po sa latest na update tungkol sa ating weather, i-follow ang aming YouTube at Facebook at Twitter page at DOST_Pag-asa, and mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. Yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.